Oh, magandang araw Grade 9. Ako si Teacher Janjan, ang inyong magiging guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Samahan niyo ako sa isa na namang masayang pag-aaral tungo sa pagkakaroon ng matalinong pag-iisip, mabuting puso, at makataong pagkilos. Ihanda mo na ang iyong ballpen, papel, at self-learning module at sabay-sabay tayong mag-aral ng mga bagong kaalaman dito sa Edukasyon sa Pagpapakatao, Ikasyam na Baitang. Ngayong nakahanda na ang iyong mga kagamitan sa pag-aaral, tara na at magsimula na tayo! Pero bago ang lahat, gusto ko munang subukin ang talas ng inyong mga mata at linaw ng inyong pag-iisip. Mayroon akong ipakikitang mga larawan at video. Nais kong tingnan mo itong mabuti sa loob ng 10 segundo at gusto kong tandaan mo ang iyong mararamdamang emosyon sa bawat pakikitang video at imahe. Ikaw ba ay matutuwa, matatakot, magagalit, o malulungkot? Handa ka na ba? Narito ang una. Narito naman ang ikalawa. Ito ang ikatlo. Narito naman ang ikaapat. At ito naman ang panghuli. Anong naging reaksyon mo sa mga nakita mong larawan at video? Marahil ang iba sa inyo ay nakaramdam ng kalungkutan dahil ang ibang mga larawan ay nagpapakita ng mga problema ang kinahaharap ng ating lipunan. Ang iba naman sa inyo marahil ay nakararamdam ng tuwa at pag-asa. Dahil sa kalagitnaan ng pagsubok na ating kinakaharap, may mga tao pa rin pinipili ang tumulong sa mga nangangailangan nating kababayan. Kung nakaramdam ka ng awa, lungkot at pagkahabag, ibig sabihin ay mayroon kang pakialam sa lipunang iyong kinabibilangan. Nakikilala mo na hindi ka lamang nabubuhay para sa iyong sarili at ikaw ay bahagi ng isang malawak na mundo. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala. Darating din ang pagkakataong mababago ang iyong pananaw. Maaring naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon. Panigurado, makatutulong sa iyo ang aralin nating ito. Ngayon naman ay dumako tayo sa isa pang nakatutuwang gawain. Magaling ka ba sa pag-aayos ng halo-halong letra? Talaga ba? Kung ganon, ay mayroon akong halo-halong letra na gusto kong iayos mo sa loob ng 10 segundo. Handa ka na ba? Narito na! Tapos na ang oras. Oh, anong salitang nabuo mo? Tama ka. Ang tamang sagot ay pananagutan. Pinahanga mo ko dun ah. Ngayon, subukan naman natin ang iyong kaalaman tungkol sa salitang pananagutan. Gamit ng iyong panulat at papel, bibigyan kita ng 1 minuto upang sagutin ang aktibidad na ito. Narito ang aking tanong. Ano-ano ang iyong mga pananagutan sa iyong kapwa? Ilan? Kung ilan ang maisusulat mo sa loob ng 1 minuto?
mas marami, mas maganda. Oh, handa ka na ba? Pagkabilang ko ng tatlo, ay magsisimula ka ng magsulat. Isa, dalawa, tatlo. Tapos na ang isang minuto, kamusta ang iyong kasagutan? Paano malalaman na tama ang iyong sagot? Simple lang. Kung ang mga naisulat mong mga pananagutan ay magdudulot ng mabuting epekto sa iyo, sa iyong kapwa, at sa lipunan. Tama ang iyong sagot. Binabati kita. Tayo bilang tao ay isang panlipunang nilalang. Iyan ang isa sa mahalagang kaalaman na iyong natutunan noong ikaw ay nasa ikawalong baitang pa lamang. Kinakailangan ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunang kanyang ginagalawan. Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng salitang lipunan? Ang salitang lipunan ay nagmula sa salitang ugat na lipon na nangangahulugang pangkat. Ang mga tao ay mayroong kinabibilangang pangkat na mayroong iisang tunguhin o layunin. Halimbawa, ang pangkat ng mga mamamahayag ay mayroong iisang tunguhin o layuning maghatid ng mga bagong balitang nagaganap sa bansa at maging sa daigdig. Tinitiyak nilang makararating ito sa mga tao sa iba't ibang pamamaraan. Ang pangkat ng mga guro ay may iisang layuning magbigay ng kaalaman sa mga mag-aaral. Ang lipunan o pangkat ng mga individual ay patungo sa iisang layunin o tunguhin. Kolektibo man ang pagtingin sa bawat kasapi nito, ngunit hindi naman ito binubura ang individualidad o pagiging katangi-tangi ng mga kasapi. Sa lipunan, nagkakaroon ang tao ng pagkakataong makipakita ang pagmamalasakit, ang tumulong, at matulungan sa panahon ng pangangailangan. Naipakikita ang pagmamalasakit na ito sa pagdamay at bukas palad na pagtulong sa kapwang walang hinihintay na kapalit. Dahil dito, umuusbong ang pagtitiwala sa kapwa na siyang dahilan ng sama-samang pagkilos tungo sa isang mithiin. Nanginibabaw sa pagkakataong ganito na hindi lamang ang personal na kabutihan ng individual ang nilalayon ng lipunan, kundi ang kabutihang panglahat. Ano naman ang kahulugan ng kabutihang panlahat? Sa simpleng salita, masasabing ito ay kabutihan para sa bawat individual. Mahalagang maunawaan mo na ang gusto ng lipunan ay hindi kabutihan lamang ng isang individual o grupo ng mga individual na bumubuo nito. Ang tunay na naisin ng lipunan ay ang kabutihan ng komunidad na nararapat na bumalik sa lahat ng taong kasapi nito. Nangangahulugang ito ng pagiging tugma ng personal na kabutihan sa kabutihang panlahat. Ibig sabihin, hindi dapat ihiwalay ng mga tao ang kani-kanilang sarili sa paghahanap ng makabubuti sa bawat isa, kundi ang magtipon upang hanapin ang kabutihang panglahat ng magkakasama.
napakagandang pakinggan ng salitang kabutihang panlahat. Pero ano-ano ba ang kailangan para mangyari ito sa ating lipunan? Ang kabutihang panlahat ay binubuo ng tatlong mahalagang elemento. Una, ang paggalang sa individual na tao. Hindi lubos na iiral ang kabutihang panlahat kung hindi kikilalanin at pahahalagahan ang dignidad ng tao. Sa dignidad nakakabit ang iba't ibang karapatan na kailangang igalang at hayaang gamitin ng tao sa lipunan. Upang maging makatarungan ang isang lipunan, kailangang nasisiguro ng namumuno dito na ang karapatan ng bawat tao ay kinikilala, ginagalang, pinoprotektahan at pinahahalagahan. Ikalawa, ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan ng pangkat. Ang pag-unlad ang kabuuang focus ng lipunan na kailangang maibigay sa mga kasapi nito. Mahalagang may mamamagitan upang masigurong nakakayanan at nararating ang pag-unlad ng bawat isa sa lipunan. Kapag nangyari ito, natutugunan ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan ng pangkat. At ang pinakahuli, ang kapayapaan o peace. Mayroong kapayapaan kapag iginagalang ang bawat individual at umiiral ang katarungan. Ang kapayapaan ay indikasyon ng pagkakaroon ng kabutihang panlahat. Halimbawa, sa inyong magbabarkada o magkakaklase, masaya ang inyong pagsasama kung iginagalang ninyo ang bawat isa. Ginagalang ninyo ang forma ng pananamit, ayos ng buhok, paraan ng pananalita, at iba pa. Gayunpaman, may pagkakataong hindi na ibibigay ang kabutihan sa lahat ng tao, kaya't may mga pagkilos na nangyayari. Ngunit tandaan na hindi kailangang magresulta ito sa away o kaguluhan, at maaari itong daanin sa dialogo o mapayapang pakikipag-usap. Janjararan! Tandaan! Sinasabi ng mga elementong ito na ang kabutihang panlahat ay hindi lamang mangyayari ng kusa. Upang makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat, nangangailangan ito ng sama-samang pagkilos ng mga tao, hindi ng iilan lamang, kundi ng lahat. Halimbawa, kahit na anong pagnanais ng pangulo ng isang bansa na matiyak na hindi mananaig ang korupsyon sa pamahalaan, hindi siya magtatagumpay kung hindi ito yayakapin ng lahat ng mga namumuno sa ilalim ng kanyang pamamahala. Alam ng lahat na kung ganap sanang maiiwasan ang korupsyon sa pamahalaan, mas malaking pondo ang mailalaan para sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura, at marami pang iba na magiging kapakipakinabang sa lahat ng mga mamamayan, lalo na ang mga mahihirap. Ayon kay Dr. Manuel D. Jr., binubuo ng lipunan ang tao at binubuo naman ng tao ang lipunan. Narito ka? O eto, para mas malinaw. Binubuo ng lipunan ng tao sapagkat mula sa kanyang pagkasilang, nariyan na ang kanyang pamilya na umaruga sa kanya hanggang sa paglaki. Nariyan din ang kanyang kapwa, ang paaralan, ang simbahan, ang batas, at kung ano-ano at sino-sino pang may kani-kaniyang ambag sa paghubog ng iba't ibang aspekto ng kanyang pagkatao. Sa kabilang banda, ang tao ang bumubuo sa lipunan sapagkat matatagpuan ang mga tao sa bawat bahagi nito. Kaya't anuman ang ginagawa ng tao para sa kabutihang panlahat, ang siyang ibabalik sa kanya ng lipunan. Kaya't ang bawat mamamayan ay may pananagutan na mag-ambag para sa kabutihang panglahat.
Janjararan! Tandaan! Ang bawat mamamayan, kasama ka, ay may pananagutang mag-ambag para sa kabutihang panlahat. Oh, ating balikan ang mga napag-aralan natin ngayong araw. Ang salitang lipunan ay nagmula sa salitang ugat na lipon na nangangahulugang pangkat. Ang kabutihang panglahat ay kabutihan para sa bawat isang individual na nasa lipunan. Mayroong tatlong mahahalagang elemento ang kabutihang panlahat. Ito ay ang mga sumusunod. Una, ang paggalang sa individual na tao. Ikalawa, ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan ng pangkat. At panghuli, ang kapayapaan o peace. Pinapakahulugan ng mga elementong ito na ang kabutihang panlahat ay hindi lamang nangyayari ng kusa. Upang makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat, nangangailangan ng sama-samang pagkilos ng mga tao, hindi ng iilan lamang, kundi ng lahat. Para malaman natin kung talagang natuto ka sa ating aralin ngayong araw, susubukin ko ang iyong isip sa pamamagitan ng ating gawain. Ihanda mo na ang iyong panulat at papel dahil dyan mo isusulat ang sagot sa aking tanong. Maliwanag ba ang aking panuto? Magaling! Ayon kay John F. Kennedy, dating Pangulo ng Bansang Amerika, huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng iyong bansa para sa'yo, kundi itanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa. Ngayon, ito ang tanong. Bilang isang mag-aaral, ano ang magagawa mo para sa ating bayan, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya? Nais kong magsulat ka ng tatlong halimbawa sa iyong papel. Bibigyan kita ng 2 minuto para dito. O, handa ka na ba? Sa pagbilang ko ng 3, maaari ka ng magsulat. 1, 2, 3. Nakapagsulat ka ba ng mga kilos na pwede mong gawin para sa ating bayan ngayong panahon ng pandemya? Kung ikaw ay nakapagsulat ng 3 halimbawa at ang mga ito ay tiyak na makapagdudulot ng kabutihan para sa mga tao ngayong panahon ng pandemya, tama ang iyong sagot. Binabati kita!
Masaya ako at natutuhan mo ang prinsipyo ng lipunan at kabutihang panlahat sa araw na ito. Ngayon naman, isang panghuling gawain pa ang aking inihanda para sa iyo. Muli, sa iyong sagutang papel, kumpletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagsulat ng akop na letra upang mabuo ang salita. Bibigyan lamang kita ng 10 segundo bawat pangungusap. Handa ka na ba? Narito ang unang pangungusap. Ang patlang ay ang kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspekto ng buhay. Ang tamang sagot ay kapayapaan. Ang kapayapaan ay kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspekto ng buhay. Ikalawa, upang maging makatarungan ng isang lipunan, kailangang nasisiguro ng namumuno dito na ang karapatan ng bawat patlang ay kinikilala. Ang tamang sagot ay individual. Upang maging makatarungan ng isang lipunan, kailangang nasisiguro ng namumuno dito na ang karapatan ng bawat individual ay kinikilala. Ikatlo, ayon kay Dr. Manuel D. Jr., binubuo ng lipunan ang tao at binubuo naman ng tao ang patlang. Ang tamang sagot ay lipunan. Ayon kay Dr. Manuel D. Jr., binubuo ng lipunan ng tao at binubuo naman ng tao ang lipunan. At panghuli, sa patlang nakakabit ang iba't ibang karapatang kailangang igalang at hayaang gamitin ng tao sa lipunan. Ang tamang sagot ay dignidad. Sa dignidad nakakabit ang iba't ibang karapatang kailangang igalang at hayaang gamitin ng tao sa lipunan. Oh, ilan ang nakuha mong score? Mahusay! Masaya ako at nakakuha ka ng perfect score. Kung hindi ka naman nakakuha ng 4 na tamang sagot, huwag kang mag-alala. Maaari ka pang bumawi sa ating susunod na aralin. Bago tayong matapos sa ating aralin, ay bibigyan kita ng karagdagang gawain upang mas mapagyaman mo pa ang iyong mga natutunan sa ating aralin ngayon. Nais kong sagutan mo ang isagawa sa iyong self-learning module. Sigurado kong marami kang natutunan sa mga aralin natin sa araw na ito. Pwede mo itong ibahagi sa iba upang mas maraming tao pa ang magkaroon ng matalinong pag-iisip, mabuting puso, at makataong pagkilos. Muli, ako si Teacher Janjan. Magkita-kita tayo muli dito lang kung saan masayang mag-aral ng ESP, ang DepEd TV. Paalam!